Jimmy. Blaster. Yung video naman na ako. Sa Timber, 12. So daw siya diri sa gahe, paingong diri sa kahoy na tabla. 15 feet. So bali 27 feet. Muni ang kahoy na tabla. Sa paligod. So mausagol uling siya. Ano? Pila ka baga? 1 feet. One feet? Oh. Sandanga or man? Sa kape. Sa kape na. Oh. Tapos dito na na. Mab na to. Limuwin na namun siya kay gahi kastanan. Siya gahi kayo. Mga bato, napapayad ang mga bato. Nagre na pita ay bato nga. Kaya ano mga hinihintay natin mga ka-kids? Let's do this! Ulang kahoy sa 12 feet under, assessment 519. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-kids. Halina't samahan niyo na ako sa pag-review ng mga sign dito sa isang kasamahan natin kung saan nakuha nila sa ilalim para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pag-treasure hunting. Kaya ngayon, umpisahan na natin. Lalo na sa may-ari ng mga sign na ito, makinig kang maigi sir. Ang pagkasabi ni sir sa akin, napanood nyo naman ito mga ka-teach sa naunang video. Dito natin ibalik. Ang pagkasabi ni sir sa akin, ang plastada ng kahoy na ito nakatayo sa ilalim kung saan nasa 12 feet under nila natagpuan. Ayan. Pero ang kaibahan lang nito sir, dahil may butas ang parting ito magkabilaan para siyang mata, meron din siyang butas sa kabilang side. Ilipat natin dito sa kabilang illustration. Ayan mga ka-teach, klaro talaga na may butas ang ganitong mga sign sir. Mga ka-teach, bantayanan niyo ito dahil halos magkapariho or magkapariha ang paggagawa ng butas na yan. Ang ibig sabihin nito, kung ipasok natin sa treasure code natin ay daanan. Dahil nakatayo siya, ibig sabihin automatic ang butas na ito nakatingin sa baba. May tinutukoy siyang daanan pa down lang sa ilalim kung saan siya nakatingin at sinuportahan pa siya dito sa pinaka-arrowhead niya. Arrowhead dito sir. Ayan. Ganon din ang turo pa ilalim. Hindi yung sinasabi ko mga ka-teach na pag ang sign na nakatayo automatic nasa gilid ang travel or travel niya. Pero bantayanan rin ninyo ang bawat sign na nakatayo. Dahil tulad dito kila sir, nakatayo man siya, subalit meron siyang supporting sign na dalawang mata. Dalawang mata ito. Halos magkapariho o magkapariha, daanan ang tinutukoy nito. Direct down lang sir. Ayan ang final assessment trading ko dito sa nakuha ninyong kahoy na nakatayo sir. Pero may napansin rin ako, bakit may gatla? Ayan o. Itong guhit na ito sir, kung dati na yan sir. At isa pa dito sa baba, dati na yan, pagkakuha ninyo parang may guhit dyan. Layer sa ilalim ang tinutukoy niyan sir. Magpapalit ng layer pagdating sa ilalim. At mapapansin rin natin ang kahoy na ito, parang kung hindi ako magkakamali, lawaan ito eh. Lawaan na pula. At may tapyas sa bandang likuran. Ibig sabihin, hindi pantay ang pagkaputol niya dito sa bandang likuran, pa-slide. Bantayanan ninyo sir, dahil pagdating sa ilalim
ang daanan na tinutukoy niya. Liliit at liliit talaga yan. Ibig kong sabihin, ang pagkagawa ng tunnel nito. Combination meaning nito sir ay tunnel. Straight down tunnel sa ilalim. Ganito yan. Gumawa tayo ng example illustration. Pag ganyan ang tunnel nila sir. Malaki sa taas. Sa madaling salita, parang style embudo. Sa unang bungad, sa taas malawak ang entrada. Pagdating sa ilalim, 20 feet, 30 feet, liliit at liliit, 40 feet, hanggang 50 feet sa ilalim. Yan ang, or ito ang sinasabi sa sign na ito. Parang style embudo siya. Ayun. Maliit sa ilalim, malaki sa ibabaw. At higit sa lahat, halatado ang tapyas. Pero may nakita rin akong sign sa bato. Mamaya, makikita natin yon. I-forward natin mga katiits. Ayun, tinapyasan talaga. Halatado, pinutulan. Ang hugis ng kahoy na ito. Kaya style tunnel ito na lumiit pagdating sa ilalim. Pero bantayanan rin sir ang mga daanan na yan pag malapit na kayo sa target. Meron at meron talagang mga trap dahil ang ginamit nilang kahoy kulay pula. Kulay pula yan nung sariwa pa yan na nilagay sa ilalim. Pero sa sobrang tagal na, ganyan na ang kulay. Ito yung, kung hindi ako magkakamali mga katiits, ito yung lawaan na pula. Kasi matibay talaga, hindi basta-basta nalalata yan o nadudurog sa ilalim. Lalo na yun ang pinakalubas niya, yung pinakagitna talaga niya, matibay yun. At dito tayo sa ginawa ninyong example drawing para masundan ko talaga. Nandito yung kahoy na nakatayo pero nakatingin sa baba. Straight down lang ito sir, straight down tunnel. Wala na or wala nang ibang tatakbuhan ito. Hindi ito magta-travel sa gilid dahil mayroong dalawang mata na nakatingin sa ilalim. Pointing down. Ayan, dalawang mata. Pagdating sa ilalim, sa video nyo sir, nakita ko ang itim na layer. Ibig sabihin, continue down lang talaga. Dahil ang pagkalagay ng layer na 1 feet, isang dangkal yata yung pagkasabi mo sa video. Palagay na natin 1 feet. Naka-plat sa side. Lodak position, tabon or tambak, takip. Down lang. Kasi ang pagkalagay niya, naka-plat or pantay. Makikita natin dito sa video ni sir. Ayun yung mga layer mga katiits. Ito yung mga, ang tawag nito spoke eh. Kung may mga sign dyan sir, sa taas, sa pinakataas sa paligid. Kung may mga bato na butas-butas na magkasunod, ito na yung tinutukoy ni. Parang layer or spoke, aabot pa naman ito ng 1 meter. Ang iba, bago magpapalit ng layer, papalit-palit yan. Indicator sign ito mga katiits, pag ganito ang site ninyo na nagpapalit-palit ang layer. Iba pa nga, parang zebra. Yung ano ng zebra, kulay ng zebra, itim, puti. Pero hindi ganon. Ibig kong sabihin, parang ganon lang na nagpantal-pantal. May orange, may dark. Balik na naman. Positive treasure site yan. Pero bantayanan ulit ninyo. Tulad ng sinabi ko, pagpantay ang pagkalagay. Tulad yan, pantay. Pagdating dito, nag-ibang layer. Automatic down lang talaga ang travel yan. Pababa lang. Dahil pantay ang pagkalagay ng tabon. Base sa ginawa nilang layer. Palatandaan yan. Ngayon, kung ganito ang paggagawa niyan. Example lang. Bigla kayo nakatama ng plot. Pagdating sa ilalim, biglang nag-slant. Paganyan na ang layer. Paganyan na. Hanggang pagdating sa ilalim, paganyan na siya. Ganyan. At magpapalit paganyan. Ibig sabihin, nagre-ready yan pagdating sa ilalim. Mag-letter L kayo. Ang travel yan, pa-side na. Pero dito sa inyo, sir, ulitin ko ulit. Down lang ito, sir, dahil pantay ang pagkalagay ng layer. Ganun pa man. Makikita rin natin dito sa video ni sir na walang kabato-bato ang layer na yan pero pagdating sa ilalim ito na yon.
Pantay ang paglalagay ng itim na ito. Paikot talaga at natamaan nila ni Sir ang pinakagitna. Kung hindi ako magkakamali, gitna ito pero manipis lang ang itim na ito. Kombinasyon nito sa code natin pag kulay black, down lang talaga. Under lang, continue digging. Pagdating naman sa ilalim, kung hindi ako magkakamali, nasa 24 na ito or 24 or 27. Pero tingin ko sa 24 ito madalas, mga ka-teach. Pagdating dito sa baba, down lang konti. Marami ng bato na naka-arrange or nakakamada. Bidrock na siya. Pero sa layer na yan, kung saan maraming bato na nakaharang sa paligid, paikot sa butas ninyo, sir, dyan naman mismo ang maraming sign na lumabas. Kung hindi ako magkakamali, pero sa tingin ko, dyan talaga lumabas ang mga sign na ito. Forward natin. Ayun, isa na ito, sir. Indicator sign ito, sir, na may deposito na sa ilalim. Kung saan ninyo nakuha ito, sintro lang dahil may butas siya. Deposit sign ito, sir, na nagpapasunod pa sa ilalim. Down lang kayo. At ilipat natin dito sa kabilang illustration tulad nito. Box. Sign ng box yan. Ibig sabihin, cemented treasure. Nasa matigas na bagay. Ito naman, deform na pagka heart. Semi-box pa rin. Treasure sign ito, sir. At ito naman ay cemented box treasure. Sa matigas na bagay, nakalagay ang treasure. Pwedeng nasa loob ng chamber na ginawa ng or ginawang simentong chamber. Nasa loob ng cave, pwedeng ganun, sir. Or nasa makapal na tabon na semento. Basta ang target mo, nasa matigas na bagay. At dito na, ay tulad nito, oh, magkapatong. Ayan. Double arrow, double distance ang tinutukoy nito, sir. Dalawang arrow. Layer pa rin ito, sir, dahil may gatla. Ibig sabihin sa gatla, pagitan. Ito yung pagitan niya. Ayan, at meron naman siyang paaro din dito sa baba. Umumbok. Medyo kapal-kapal pa talaga, sir, base sa sukat nito. Makapal-kapal pa talaga ang bubutasin ninyo papunta sa ilalim. Ayan, ang assessment ko dyan. At ito naman, pagandahan lang nito, mga ka-teach, sign ito ng deposito. Kung purmang box talaga ito, iguhit natin para maintindihan ninyo, mga ka-teach. Ayan, kung purmang box talaga yan, paganyan, at may sign na ganyan nakalagay sa gitna, deposit sign yan. Kung hindi man pa-box, tanggalin natin. Pabilog, ibig kong sabihin, victory. At pabilog, deposit pa rin yan. Pero ito, sir, naka-engrave sa parang alanganing, anong sign itong pinag-engrave niya? Alanganing pa-box. Parang sign siya ng takip. At may napansin rin ako, klaro naman, mga ka-teach, dito sa giliran niya, may tatlong guhit. Isa, tatlo, dalawa, tatlo. Sign ito, sir, ng chamber or cave. Sa madaling salita, mayroong cave dyan sa ilalim na may lamang deposito. Duda ko, ang cave na yan or chamber na yan, gawa yan ng matigas na bagay tulad ng simento or mga tinampered na bato kinamada. Kasi matatamaan yun, mamatatamaan talaga yan sa ilalim pag down ninyo. Ganun pa man, diretso lang talaga. Wala sa malambot na party ang target ninyo. Dadaan talaga sa matigas na takip kung saan pwedeng ginawang chamber or cave. Isulat natin. Halimbawa, ito yung butas ninyo sa pababa. Ano lang kayo. Pagdating sa ilalim, magtataka kayo kasi biglang matigas. Yung tigas na yan, pag nabutas ninyo ito, yan na ang magpupurmang chamber or cave. Ganyan ang design, sir. At nandyan yung laman sa gitna, sa loob. Pero bago ninyo makuha ang laman, matatamaan at matatamaan talaga ninyo ang cave na yan or chamber. Yan ang final assessment reading ko dito sa mga sign mo. At dito naman, may heart naman. Mga supporting sign lang ito, sir.
na nagbibigay, nagsasabi na positive ang mismong hukay ninyo. Isa na itong heart. Ayan. Rich object. Buried hidden below. Ang pagka-heart niya. At ito naman, tinapyasan. Ito, bato ang tinutukoy nito sa ilalim. Kasama rin ito, matigas. At saka ito. Ito ay nagpapasunod sa ilalim. Bato rin ang matatamaan yan. Matigas na parte, pwedeng mga ginawang simento or takip sa ilalim. Ito naman, mga supporting sign lang ito, sir. Ito ang klaro sa lahat, mga katiits. Signal sign ito, sir, ng treasure with trap. Pag ganito, napagkatabas, matulis. May treasure pero may kaakibat na trap. Mag-ingat kayo sa poison, sir. Bantayanan ninyo ang mga batong kulay pula dahil hindi magkalayo. Meron at meron talaga dyan, lalo na positive ang hukay ninyong ito. Dito naman sa kabila, takip ang tinutukoy niyan, malapad. Ilipat natin. Deposit din ito, mga katiits, pero deform lang na pagkagawa. Malapad. Parang nasa flat na area ang target nito. Makatama muna kayo ng takip na flat bago ang deposito sa ilalim. Deform din na pagka-heart. Ay, close tunnel. Sign ito ng close tunnel, sir. Sirado talaga. Ibig sabihin, tinampered ng maayos. Base dito sa maliit na ito, ang tabon or tambak, sinalansan talaga. At style siya, mga takip-takip. Magpapalit ng layer sa ilalim. Yan ang ibig sabihin sa sign na ito. Pero may kombinasyon na rin na deposit sign. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment reading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin dito sa site niya. Ayong kaibigan, down lang muna kayo, sir. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, mga katiits.